Isang magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Bagamat ako ay masaya dahil makakabalik eskwela na ang ating mga kabataan. Pero sa kabilang banda, ako ay nalulungkot dahil hindi nila mararanasan ang makisalamuha sa mga kapwa nila kabataan. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan itong pandemya na nararanasan ng buong daigdig. Kaya ako ay nagpapasalamat bilang dating estudyante na nararanasan ko lahat ang pakikisama at pakikipagkapwa-tao sa paaralan at paikipaglaro sa mga kapwa ko kabataan. Nawa ay bumalik na sa normal ang lahat, nang sa ganun ay hindi masayang ang lumilipas na panahon para sa mga kabataang nag-aaral. Lingit sa kaalaman ng lahat, ang buwan ng Agosto ay itinturing na buwan ng wika. Pinanganak ang tinaguri ang ama ng wika na si Pangulong Manuel Luis Quezon noong August 19, 1878. At siya rin ay binawian ng buhay noong August 1, 1944 sa New York sa sakit ng tuberculosis. Kaya naman inatasan at nilagdaan ang proklamasyon bilang 1041 ng ating dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagpapahayag na ang buong buwan ng Agosto ay gawing buong buwan ng wika. Bagamat ngunit subalit datapuat, ang napipisil na pambansang wika ng ating Pangulo ay ang salitang Cebuano. Bilang isang Cebuano, mabuti na lang hindi ito natuloy dahil ang dialektong Cebuano ay sobrang nakakalito. Biruin mo ang isda sa amin, peace. Ang mukha sa amin ay peace. Ang pandikit, peace. Ang kamao, peace. Ang kapayapaan, peace pa rin. Pag tinanong ka kung saan ka ba nakatira, sa peace 1 o sa peace 2, ay peace. Leave me alone, I need space. Yung Google sa amin, Google. Yung eagle sa amin, eagle. Yung triangle sa amin, triangle. Ang jingle sa amin, jingle. Na sobrang imis ko, inuntog ko na lang yung ulo ko sa pader, kaya ako nagkaroon ng bukil. Simulan na nga natin to. Tawagin na natin ang unang kalahok. Mula sa grade 2, Section Orange. Cecilio Misulo. Ako po yun, Tititilio Mitulo. Sigurado ka? Sigurado po ako. Nag-intayo nga po ako, Tamin. Teka sandali. Mukhang may problema ka, iho eh. Tobra naman po kayo magtalita, porque ganito ako magtalita. Hindi kayo malang ako tutubukan. Titikapin ko po na maging magaling talaga. Kaya nagpractic pa po ako, Tamin. Tabahay po namin. Tigin na po. Tubukan nyo na po ako. Tigin na po. Sige na. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Titilio. si Cecilio Misulo. Salamat po. Ang pamagat po ng aking ide-declaim ay Tino ang dapat titiin. Tino ang dapat titihin. Limot. Tigi na. Pengi ako ng limot. Bibili kati ako ng torbete. Matalap tip-tipin ang torbete. Dahil ito ay tunay na malata. Buti na lang may itang babaeng dumating na nagbigay ta akin ng 17. Wala pa raw tiyang atawa. Ang ibig sabihin, siya ay tingil. Ang taya-taya ko dahil mahilig ako ta tingil. Kung ako ang mag-aatawa, ang pipiliin ko ay tingil. Kato, biglang dumating ang bading niyang katama. Inaway ako at tinuntok ako tanot. Ang takit-takit ng aking note. Kaya tabi ko ta kanya, lagot ka ta akin, itutumbong kita. Ang tabi niya ta akin, puro katumbong. Wala kang alam gawin kundi tumbong. Kaya ang ginawa ko, tinigawan ko rin siya. Ang tabi ko, wag mo kong titihin dahil kilala kita. Wala ka rin alam kundi ang manite ng manite. Puro katite. Oh no! Ang mabuti pa, kayo na ang magtabi kung tino ta aming dalawa ang dapat itumbong at titihin. Kayo na po ang bahala humusga kung sino po ang dapat isumbong at sisihin.
Pag-usapan po natin yan sa comment section. At huwag kalimutan to comment down below. Hanggang sa muli po, paalam at magandang araw sa inyong lahat.